Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pilit pinapakalma ni Michelle ang sarili nang nasa loob na sila ng taxi ni Paulo. Yes, sinamahan siya ni Paulo hanggang dito sa New York at pati sa kanilang mansyon. Nang huminto ang taxi, agad siyang bumaba. Hindi niya nainisip ang binata at mga bagahe niya sa sobrang pagmamadali. Nag-doorbell siya. Gulat na mukha ng matagal na nilang gwardya ang bumungad sa kanya. Ma'am Michelle! Nang lalaking matang sabi nito. Sino naman kasi ang hindi magugulat? She's not home for 8 years. Ang magulang niya ang bumibisita sa kanila sa Pilipinas, pero almost 2 years na din na hindi nakakabisita ang mga magulang niya at hindi niya malaman kung ano ang dahilan. Iniisip niya na lang na siguro busy ang mga ito dahil sa kumpanya nila. She is the only child. Her dad wants her to become the CEO of their company, but she refused because she can't imagine herself being in the four corner of the office all day long. It's not her dream. Never been her dream. Sa sobrang pagmamahal sa kanya ng mga magulang niya, lahat ng gusto niya ay nasusunod. Lahat ng gusto niya ay puro oo lang ang sagot sa kanya ng mga magulang. Ngumiti na lang ito sa kanya bago niluwagan ang gate at nagmamadaling pumasok. Ma'am, Dad, I'm home. Where are you? Malakas na sigaw niya na parang walang makakarinig dahil na rin sa luwang ng bahay nila. Their mansion is very spacious. Nakasalubong niya ang mayordomo ng mansion na siyang nag-alaga din sa kanya mula nung pagkabata niya. Gaya ng gwardiya kanina, nanlaki din ang mata nito. Michelle, anak! Mabilis siya nitong niyakap at nilapitan. Nanay Melina, kumusta po? Masayang wika niya dito. Namiss ko po kayo. Umalis ito sa pagkakayakap at hinarap siya. Okay lang ako, namiss din kita anak. Nagkumustahan lang sila saglit nang marinig niya ang boses ng mga magulang niya. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang magulang niya sa hagdanan. Nanubig ang mga mata niya sa sobrang pagkamis sa kanila. Ma'am, Dad! Napatakbo siya papayakap sa mga ito. Mabilis naman na tinugon ang yakap niya. Sobrang miss na kita, Ma'am, Dad. We miss you too, baby. Kung di pa ako tumawag, di ka pa uuwi. Sabi nito. Nakonsensya naman siya. Masyado na siyang nakafocus sa trabaho niya. Hindi niya na naalala ang mga magulang niyang nakakamiss din sa kanya. I'm sorry, Ma'am. Nakatungong sabi ni Michelle dahil nagigilty siya. It's okay, sweetheart. Alam kong gusto mo lang gawin ang gusto mo. Pero, honey, putol ng daddy niya sa sasabihin ng mami niya. Matalim na mata na binalingan ng mami niya ang kanyang daddy. What do you want me to do, Marlon? You are sick and our daughter needs to know it. She needs to take care of the company while you are recovering. Malakas na sigaw ng mami niya. Nagulat naman siya sa nalaman. Her dad is sick at ngayon niya lang alam. Pabalik-balik ang tingin niya sa mga magulang. Dad is sick? Danginginig na tanong niya sa ina. Bumaling sa kanya ang mami niya. Oo. Alma, putol ulit ng daddy niya sa sasabihin ng kanyang mami. What again, Marlon? You need to understand the situation. Magpapagamot ka at kailangan ang anak mo muna ang mamahala sa kumpanya habang nagpapagaling ka. Intindihin mo naman ang sarili mo. Isipin mo rin naman ako at kami ng anak mo. Ano na lang ang mangyayari sa amin kapag nawala ka? Umiiyak na sabi ng mami niya. Naiiyak na din siya dahil ngayon niya lang nakita ang mami niya na ganito. Pero nababahala siya. Ano na ang gagawin niya? She graduated in business course but she didn't pursue it.
because her heart is in modeling. At salungat noon ang magulang niya pero kalaunan ay pumayag din. Kasi naglaya siya nung sinabi sa kanya na hindi siya papayagan at kalaunan ay pumayag na din para lang makauwi siya. Ang panahon na ding iyon ay nakilala niya si Paulo. Napatigil siya nang maalala na may kasama nga pala siya. Sakto namang narinig niya ang ingay sa labas. Fuck! Let me go, you unshowed! Malakas na sigaw ni Paulo. Is that Pau? Nanlalaki ang mata na tanong ng mami niya. Napakagat sa labi si Michelle bago tumango. Tumili naman ang mami niya. Are you back together now? I knew it. Kayo pa rin hanggang dulo. Kinikilig na sabi ng mami niya. What? No, ma'am. We are not. Tuduiling na sabi niya sa ina. Namumula na siya dahil dito. Napalingon sila ng malakas na bumukas ang pintuan ng mansyon. Han! Malakas na sigaw nito sa kanya. Lumapit ito at yun na po siya sa baywang. Han, that man did not let me in. He even pushed me. Parang batang sumbong nito sa kanya. Namula naman siya dahil sa lapit nito sa kanya. Nasa harapan lang sila ng mga magulang niya. Nakakahiya. Narinig niya ang tumikim ang daddy niya. Mabilis na humiwalay sa kanya ang binata. Umayos naman ang tayo si Paulo at ngumiti ng malapad. Tita, tito, kumusta po kayo? It's been years. Masiglang lumapit ang binata sa mga magulang niya. We are okay, Paulo, but your tito is sick and he doesn't want to go to doctor because he is worried about the company. So I want my daughter to take care of the company. Sabi ng mami niya. So it's true. Her mom wants her to take care of the company. Baka nga mapabagsak niya pa ito dahil wala siyang alam sa pamamahala ng kumpanya. But ma'am, I don't even know how to do it. My God, maarting wika niya dito. Kailangan mo anak, kailangang tumutok ng iyong ama sa kanyang pagpapagamot. You don't have to do it, sweetie. Okay lang ako. Nag-aalala lang ang mami mo. Wika naman ng daddy niya. Anak, please. Ngayon lang kami humiling sa'yo. We never said no to you. You want to become a model? We said yes. Even we didn't want it because we want you to our company. Ngayon lang ako humiling sa'yo, anak. Please, para sa daddy mo. Kahit hanggang sa makapagpagaling lang siya. Kahit labag sa loob niya, ay naliwanagan siya. I can do it, basag ni Paulo sa katahimikan. Nabaling ang tingin nilang tatlo kay Paulo. What? Naguguluhang tanong ni Michelle sa binata. I can temporarily lead the company until Tito Marlon finishes medication. Bumaling ito sa kanya at sa mga magulang niya. Ano? Balu ka ba? Pero may kumpanya kang aasikasuhin. Don't worry, Han. Andun pa naman si daddy ngayong 6 na buwan. He said, he miss being in the company. So for the meantime, sa company ninyo muna ako. Is that okay with you? Nakatulala lang siya sa sinabi ni Paulo. She never imagined that Paulo will do that for her. Habang patagal ng patagal, ay pasweet ng pasweet ang binata at natatakot siya na baka hindi totoo ang pinapakita nito sa kanya. What if he will leave again without telling her? At nang maalala niya na may girlfriend ito, ay biglang gumuho ang mundo niya. Tinitigan niya ito at iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Anong balak mo, Paulo? Piping tanong niya sa sarili. Nasahapag na sila ng oras na iyon at walang tigil sa katatanong ang mami niya kay Paulo. Hindi nga nakakasubo ito dahil bawat segundo ay may tanong ang mami niya na magalang at masiglang sinasagot naman niya. So, are you two back together? Nasamid siya sa sinabi ng mami niya. Agad naman siyang inabutan ng tubig ni Paulo. Matapos niyang mahimasmasan, ay nilalaking matang tumingin siya sa mami niya. Ma'am, ano ba yung tinatanong ninyo? Nagkataon lang na magkasama kami ngayon dahil private plane niya ang ginamit namin pa uwi. And besides, may girlfriend yung tao, kaya huwag kayong mag-isip ng ganyan.
Hindi niya alam kung narinig ng tatlong kaharap niya ang bitterness sa boses niya sa huling pangungusap na binanggit niya. "Honey, stop asking Paolo. Marami pang oras para diyan. Hayaan mo munang kumain ang mga bata," sabi ng daddy niya. Hindi na nga nagtanong pang muli ang mami niya ng sunod-sunod. Matapos nilang kumain ay nagtungo na siya sa dati niyang kwarto dito sa mansyon nila. Paakyat na siya sa hagdan nang tawagin siya ng daddy niya. "Yes, Dad," nagtatanong ang mata na bumaling siya sa ama. "Ihatid mo muna si Paolo sa guest room na tinutulugan niya noon. Palagi kasi ang binata sa kanila noong magnobyo at nobya pa lang sila. Open sila pareha sa mga parents nilang dalawa. Akala nga ng mga ito ay sila na hanggang sa huli. Akala niya din naman pero napabuntong hininga na lang siya dahil sa tinatakbo ng isip niya. Don't think too much," biling niya sa sarili. Nauna na siyang umakyat sa hagdanan papunta sa second floor kung saan andun ang kwarto niya at kwarto na tutuluyan ng lalaking na kasunod sa kanya. Hinarap niya ito. "Alam mo naman kung saan ka matutulog, mauna na ako," sabi ni Michelle kay Paolo. Bago nagmamadaling tinungo ang pintuan ng kwarto ngunit napatili siya nang hapitin siya nito at sinandal sa pader. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito, pati na rin ang mainit na hininga nito sa leeg niya. Nakasubsob kasi ang mukha nito sa leeg niya. Ayaw niya ang init na pinararamdam sa kanya ni Paolo. He is in relationship at wala siyang balak makasira ng relasyon. "Paolo, let me go please," tanging nabanggit niya dahil nanghihina siya sa ginagawa nito. "No, you will sleep beside me tonight. Bayad mo na sa pagsama ko sa iyo dito." Nag-init naman ang ulo ni Michelle at malakas na itinulak ito para mapaharap sa kanya. "Hindi ko sinabing samahan mo ako. I will gladly book a flight because I can afford it. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Name your price." Nanggigigil na wika niya sa binata. Napabuntong hininga na lang ito. "That is not what I mean, Han. I just want you to sleep beside me. I miss your smell." Inamoy-amoy nito ang buhok niya. Pilit niyang huwag magpa-apekto dito. Hindi pwedeng maging marupok. Siya din ang magdudusa. If she will cross the limit, tanggap niya na she and Paolo will never be back again. It's been 8 years. She didn't know what Paolo is aiming for but hindi siya magpapa-apekto dito. Saka kung gusto nga siyang balikan nito, dapat bumalik siya agad pero hindi. Maraming taon na ang nakalipas. Malakas niya itong itinulak at mukhang hindi inaasahan iyon ng binata. Kaya agad siya nakawala sa yakap nito. Mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at inilak iyon. Malakas ang kabog ng dibdib ni Michelle sa presensya ng binata. Hindi naman niya itinatanggi na may nararamdaman pa siya dito pero never niyang aaminin iyon para na rin sa sarili niya. She knew that Paolo is just playing with her at yun ang nagpapasakit sa kanya. Nakatulala si Michelle habang nakaupo sa veranda ng mansyon nila. It's been a week. A week niya na rin iniiwasang presensya ng binata. Hanggang kaya niyang iwasan niya ito, pero alam niya sa sarili na once na i-entertain niya ito, kunting haplos lang, ay bibigay na siya. Wala pa nga itong gawin, bumibilis na ang tibok ng puso niya. Paano pa kaya pag meron na? Napahinga siya ng malalim nang bumukas ang pintuan. Pumilis ang tibok ng puso niya nang maamoy niya ang pabango ng binata. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Nagkukunwari siyang may ginagawa sa kanyang cellphone. "Michelle," tawag ng binata sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin. Kailangan niyang iwasan ito kundi siya din ang masasaktan. Iniwan na siya nito dati nang walang paalam. Kayang-kaya nitong ulitin ito ngayon. "Michelle," tawag ulit nito sa kanya. Tumayo na siya at lalabas na ng kwarto nang higitin siya nito sa kamay at isinandal sa pader. Sinalubong niya ang matatalim na mata nito. "What is your problem?"
may diing wika nito. Halata sa bawat salita nito ang galit. Hindi niya ito pinapansin kahit anong sinasabi nito o kahit galit na ito sa kanya. Can he blame her? Is her way to protect herself from another heartache? Please, Paolo, let go of me. Nagmamakaawang sabi niya dito. Wala na siyang lakas makipagsabayan dito. She have no energy to fight with him. He is not healthy to her. She always thinking about grabbing this opportunity to be close and get him by herself again. Pero hindi siya ganun. Hindi niya ipupunta sa sitwasyon ang kapwa niyang babae sa ganun kasi alam niya kung gaano kasakit iyon. Mas lalo siya nitong hinapit at ramdam niya ang init ng katawan nito. Bumaba ang labi nito sa labi niya ngunit agad siyang umiwas. Dahilan para sa pisngi niya ito tumama. Ramdam niya ang titig sa kanya ng binata. Kailangan niya itong iwasan hanggat kaya niya. I can feel it, Michelle. You want me. Ano ba ang pumipigil sa'yo? Wala. Mabilis na umalis siya sa bahay nila at sumakay sa kanyang kotse. Pumunta siya sa isang kilalang bar upang uminom para mawala sa kanya ang sistema ang binata. Hindi siya pwedeng mahulog dahil alam niyang siya din ang kawawa. Hindi niya namamalayang nakadami na pala siya. Yung paisa-isang baso niya ay naging 2 bote na. Walang hiya ka, Paolo. Bulong niya sa hangin. Naiinis siya sa binata dahil apektado pa rin siya sa presensya nito. Walang nagbago mula noon hanggang ngayon. Tumayo siya upang pumunta sa restroom. Agad siyang napahawak sa counter dahil umikot ang paningin niya. Shit! Mahinang bulong niya. Pinikit niya muna sandali at pinakiramdaman ang sarili. Nang alam niyang kaya niya na, ay naglakad na siya. Mas lalo siyang nahihilo dahil sa malakas na tugtog at makukulay na ilaw. Malapit na siyang makalagpas sa dance floor nang biglang may bumangga sa kanya na siyang ikinatumba niya. Napapikit siya at handa nang saluhin siya ng sahig ngunit na mga sandaling iyon ay hindi pa siya natutumba. Nagmulat siya ng tingin at nakita niya ang pares ng mga mata na nagpapabaliw sa kanya mula noon hanggang ngayon. Paolo, mahinang usal niya. Sinalubong nito ang mga mata niya at nakikitaan doon ang galit at pag-alala. Bago niya pa marinig ang sasabi ng binata, ay nawala na siya ng malay sa kalasingan. Maagap na sinalo ni Paolo ang dalaga. Buti na lang sinundan niya ito nang biglang sumakay sa sarili nitong sasakyan, kung hindi baka mapahamak na ito. Alam niyang iniiwasan siya nito dahil mula nang makarating sila sa New York ay wala silang matinong pag-uusap. Dahil lalapitan pa lang niya ito ay gagawa na ang babae ng paraan maiwasan lang siya. Napabuntong hininga na lang ito bago pinasan ang dalaga at dinala sa sasakyan nito. Nagtaksi lang kasi siya nang sundan niya ang dalaga. Hey, are you awake? Tanong niya sa dalaga nang mailapag niya ito sa passenger seat. Tinitigan niya ito. Napakaganda pa rin talaga niya. Walang duda kung bakit sikat ito ngayon. And he still hate her profession dahil ito ang sumira sa relasyon nila, ang pagmumodelo nito. Napapuntong hininga na lang siya at inayos ang pagkakaupo ng dalaga. Fuck! Mura niya nang hindi niya mapaandar ang sasakyan ng dalaga. May sira ata. No choice siya kundi mag-hotel muna sila ngayon. Madaling araw na kasi. Baka nakakaistorbo na siya kapag tumawag pa siya sa mansyon ng mga ito. Hey Hen, wake up! Umungo lang ito at tumingin sa kabilang banda upang hindi maistorbo. Bumaba na lang siya at buhat ang dalagang pumasok sa hotel sa harap ng bar upang mag-check-in. Shit, hindi niya alam kung makakatulog siya ngayong gabi dahil malapit siya sa dalaga. Hindi niya itatanggi na namiss niya ang dalaga. Napakasaya nila noon at hindi niya alam na hahantong sila sa ganito. Pababa ng kotse si Michelle bigla siyang salubungin ng maraming press. Gayun lang kasi siya lumabas after a month.
kauwi niya lang galing sa bahay ng mga magulang niya. How can you say, Miss Michelle, sa kumakalat na video na magkasama kayo ni Mr. Morgan pumunta sa New York? Are you back together now? Sunod-sunod na tanong ng media sa kanya. Hindi niya alam kung saan nila ito napulot, but ang nasa isip niya lang ngayon ay makatakas sa mga ito. She is tired. May jet lag pa siya at ito na ang bubungad sa kanya. Ni Isa ay wala siyang sinagot sa mga tanong ng mga ito. Pasalamat siya nang dumating ang mga security guard ng building kung saan ang kanyang kondo. Oh my God, what a pleasant welcome to me. Mahinang salita niya bago inihiga ang katawan sa kama niya. Madali itong nakatulog dahil sa pagod. Kinapa niya ang cellphone niya na siyang gumising sa kanya ng sobrang ingay. Hindi niya ito tiningnan ang caller at basta na lang sinagot ito. Yes? Girl, you are all over the news. My gosh! Napatayo siya agad dahil sa sinabi nito. Masaya sana siya kung positive ito ngunit narinig niya sa boses ni Terry na problemado ito. Anong problema, Terry? They assume that you and Mr. Morgan are back together and telling that you two are cheated. Napahilot siya sa sentido niya. I hate this day. Wika niya sa kanyang sarili. Inopen niya ang link na isinid sa kanya ni Terry na kung saan naglalaman ng mga litrato nila ni Paolo. Mula sa pagsakay nila ng eroplano nung papunta sila sa ibang bansa hanggang sa papasok sila sa isang hotel kung saan lasing na lasing siya. Ang dami ng mga iyon, sa loob ng isang buwan na magkasama sila, ay may nagmamasid pala sa kanila. Kinakabahan siya. Paano kung ito ang maging rason para mawalan siya ng endorsement ng mga project? No, it can't be. Magpapa-interview siya ngayong araw ding ito. Tinawagan niya muli si Terry. Terry, I need an interview now ASAP. Kailan kong linisin ang pangalan ko? Kung alam niya lang na ang bakasyon niya ng isang buwan kasama ang binata ang sisira sa 8 taon niyang pinaghirapan na karir. I'm sorry, my dear, but Mr. Paolo Morgan is currently having an interview and he is just said that you two back together. Nalaglag niya ang cellphone niya dahil sa sinabi nito. What the hell? Matatalim na tingin ang pinukol niya ngayon kay Paolo habang papalapit ito sa kanya. Nanginginig sa galit si Michelle dahil sa sinabi ng binata sa media. Akmang hahalikan siya nito ngunit iniwas niya kaya sa pisngi siya nito nahalikan. Tumikhim ito at umupo sa upuan sa harapan niya. Hindi na nakapagpigil kaya nagsalita na si Michelle. What the hell is wrong with you? Pasigaw na sabi sa kanya ni Michelle. Hinampas pa nito ang lamesa nang tumayo siya. Buti na lang nasa private room sila ng restaurant na ito. Kung hindi ay baka nakatingin na sa kanilang lahat ang mga tao. Bumuntong hininga na lang ang binata. Inaasahan na niya ito. Nang tumawag ito upang sabihin na gusto niya itong makausap, ay talagang nai-imagine na niya na ang babaeng umuusok ang bumbunan sa sobrang inis. Noon pa man, he knows that Michelle hates to have negative news because she is a public person at madaming tao ang nag-aabang ng kamalian niya para may mapag-chismisen. Han, calm down. Mahinahong sabi ni Paolo sa dalaga. You want me to calm down? Paano ako kakalma kung sinabi mo lang naman sa buong mundo na we're back together? And for God's sake, you are in a relationship. Ano na lang sasabihin nila sa akin? That I'm a whore? So sasabihin mo sa akin na kumalma ako ngayon? Bumuntong hininga ito. Han, lower your voice. Mag-usap tayo ng maayos. You know what? Ang pagpunta ko dito ay isang pagkakamali. Ayokong makausap ka. Nagmamadaling lumabas na siya. Mas binilisan niya ang maglakad nang marinig niya ang yabag na sumusunod sa kanya. Siguradong si Paolo iyon. Paglabas na ng restaurant, nagulat siya nang mga nagkikislapang mga kamera ang pumungad sa kanya at nagsimulang magtanong. Fuck, paano na ako makakalabas nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Napadaing siya nang biglang may bumunggo sa kanya, isa sa mga reporter na siyang dahilan
para muntik na siya matumba. Buti na lang may malakas na braso na humigit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maamoy ang familiar na pabango. It's Paolo. Mas lalong dumami ang mga nagkikislapan ng mga kamera. She will bet her life. Alam niyang sila ang headline ngayon ni Paolo. Hindi pa nga siya nagsasalita about sa issue, but seeing them together, she knew that all the netizen will assume that the news are true, that Paolo is telling the fact. She is starting to hate her job now. Are you okay? Tanong sa kanya ni Paolo. Tumango lang siya. Wala siyang lakas humarap dito, lalo na't nananakit ang paa niya dahil sa pagkakabangga sa kanya kanina. Tinago niya ang mukha niya sa dibdib ni Paolo. Agad naman siya nitong binuhat at tumungo sa parking lot. She is thankful dahil dumating ang mga guards ng restaurant, kaya agad silang nakaalis. Nang mailapag siya nito sa passenger seat, agad na umikot ito sa driver seat. Nang makapasok ito, agad nitong sinapo ang mukha niya. Ayos ka lang ba? Hindi siya nagsalita. Tulala pa rin siya sa nangyari. Hey Han! Bumalik siya sa kanyang sarili na niniyugyug siya nito. Yeah, I'm okay. Tumikim siya para mawala ang panginginig ng boses niya. Ngayon lang niya naranasan ito. In her 8 years in this industry, never siya nagka-issue. Sanay siya na ang pinag-uusapan sa kanya ng mga tao ay ang kagandahan niya. She don't know what to do anymore.